mga kababayan, ito po yung balita ngayon. Iwan ko kung ano yung magiging appreciation ninyo dito, magiging reaction ninyo dito. Kasi sabi dito sa balita, mga kababayan, inamin ni Bongbong Marcos sa interview ni Corina Sanchez doon sa cooking show, Rated Corina, na worried itong si Bongbong Marcos at in case ma-disqualify siya, then Sara Duterte, si Inday Sara, yung katandem niya, would be the president. And okay yun sa kanya. In case silang dalawa po ay manalo bilang Pangulo and Vice President. Kasi unity team, di ba? So, yun. Alam naman ninyo na until today, hindi pa na didesisyonan yung disqualification case, yung sa tax case laban kay Bongbong Marcos. And may mga lumitaw na kwento, di ba? Alam naman ninyo po ito na may mga nakapaligid sa ating Pangulo na mga tao that is, you know, nangingialam dito po sa, no, sa disqualification case. And it was, you know, revealed by si ano, Roy Naguanson, yung nag-retire pa lang na commissioner ng Commission on Election. And sinasabi niya nga na mayroong senador from Davao na malapit sa Pangulo na nangingialam dito. Na sabi niya, papangalanan niya, pero hindi man niya pinangalanan, sabi, ibinulong na kay Tito Sen. Hindi man sinasabi ni Tito Sen kung sino yon. Pero siyempre, dalawa lang naman yung galing sa Davao na senador. And with the retirement, mga kababayan, ng tatlong commissioners, including Abbas, yung chairman mismo, si Roy Naguanson, commissioner, then yung isa pa, si Antonio Co, the president, mga kababayan, will appoint the replacement of the three retired commissioners. And yung mga nasa likod, mga kababayan ng ating Pangulo, and the President himself, ay hindi naman tinatago niya yung tawag dito, displeasure niya kay Bongbong Marcos. Diba? And the ambition of this administration ng ating Pangulo na sana si Inday ay tumakbo. Kaya lang, ito na nga, for President sana and Vice President ngayon. And yung mga sa likod ng Pangulo, endorsing Inday but never Bongbong Marcos, mga kababayan. So, the possibility nga, mga kababayan, na if something happened, the decision would not be favorable to Bongbong Marcos. Tama itong statement ni Bongbong. Sara could be president. Ito pa, balita nito. Ano, tama yung mga analysis natin? Sabi ko sa inyo, protect BBM. Ano? Ano tingin ninyo? Pero mabait si Bongbong Marcos, tingnan ninyo. Sabi niya, okay lang niya yan. Tanong ko sa inyo, okay sa inyo? Ang mangyayari, it is a continuation of this tribulation na atin pong kinakaharap with all this pandemonium. Mandatory nga eh. Sabi ko sa inyo. Kaya nga,
personally, ayaw ko sa kanya, kay Inday, because mandatory. Oh, ito, basahin ko na lang po sa inyo. Bala na kayo kung anong reactions ninyo. Pwedeng ma-discourage kayo. Pwedeng magalit kayo. Pwede din you stay. Di ba? And marami naman sa mga nanonood sa atin, unit team talaga. But some, nagkikita ko rito, solid BBM lang. Nasa sa inyo kung paano ninyo i-appreciate ito pong balitang ito. Basahin ko na lang. Sara Duterte could be president, Marcos Jr. says on disqualification cases. Balita, mga kababayan, ng ABS-CBN News. Presidential candidate and son of fallen dictator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said he is worried over the election disqualification case filed against him, but seemed okay if running mate Sara Duterte Carpio takes over. Oh, siyempre, kinuha niya nga unity. Kung hindi na sana niyang kinuha. Di ba? Eh, normally, ganun man talaga yung mangyayari. Kung pareha sila nanalo, then on the middle of the, you know, term, biglang na-disqualify si Bongbong Marcos. Siyempre, yung elected vice president, yun ang role of succession eh. Duterte huli. Extended agad, mga kababayan. This should the two survey front runners pala win. This should the two survey frontrunners, dapat ganun yung pagbasa nito, win the elections this year. But Marcos Jr. is disqualified, tulad ng sinabi ko kanina. Mangyayari siya daw pag nanalo nga yung dalawa, pero afterwards, nakaupo na sila, comes the decision of the COMELEC to disqualify. O, tapos na. yung dream ng mga